Okay, tuloy-tuloy tayo mga abay dito pa rin sa Taong Bahay. Kasama pa rin natin si Doc Villadolid. Leads, kanina pinag-uusapan natin na, naku, ganun pala yun. May epekto pala yung ilong, yung ngala-ngala sa ilong, sa mata. No? Dito, sa tanong nitong ating abay, ang sabi niya dito, excuse me, good morning po. Pwede po bang pakitanong kay Doc Villadolid kung maliit na ngala-ngala, postiso po kasi ipin ko 30 years ago na, 60 years old na po ako, Carmelita ng Quezon City. Nakapostiso siya. Opo. So, ibig sabihin, yung postiso niya, lalaparan po yan. Mm-hmm. Itong halimbawa ko kanina, di po ba, ito, Julie, abay yes, Julie, oh. Maliit po ang ngala-ngala pagkagawa ng postiso. Mm-hmm. Dapat po, palakihin po. Kasi pag dito, susundan mo, ang problema po, oxygenation. Maniwala kayo, yung mga tao na walang balahibo sa ilong. Bakit walang balahibo? Walang oxygen ng kulang. Parang halaman, tutubo ba yung halaman na ano? Marami pong tao ngayon na wala ng balahibo sa ilong. Sabi niya po, 30 years na daw yung kanyang ano. Yung dentures? Meron po bang prescribe na, halimbawa, after 10 years, kailangan ba itong palitan? No, 10 years is masyado mahaba. 3 to 5 years maximum. Dapat. Tsaka malalaman mo naman pag, ano, pag may problema ng pustiso mo. Lagi ka ng singawin, nakakagat nyo na yung pismi nyo. Ang dami ng mga simptomas na ano, hindi ka na makalunok. Hindi na attribute palagi sa pustiso, napupunta lahat sa medical. Pupunta pag lumabo ang mata, hindi niya alam, yung pustiso niya mababa na. Dikit-dikit na. Wala nang ano, wala nang oxygen papasok sa mata. Kasi lumiit na. Kung magpapagawa po ba ako ng full denture ko na tulad ng mga sinasabi nyo ngayon sa TV program, mag-i-improve ba ang pagsasalita ko? Sabi niya. Meron pong tinatawag na therapy. Ang dila po natin na re-educate na pang. Na natitrain po uli ang dila. So, kung mababa ang kagat, tataasan po yun. Hindi po agad-agad. Kasi mabibigla po yung mga ugat. Diba sabi ko, pag mali ang kagat, may naiipit pong ugat. Yes. So, ang dami pong ugat. So, ang therapy po, 3 to 6 months po yun bago gawin ng denture. Sasanayin siya muna doon. Meron siyang kalso na ilalagay para tumaas. Apo. Kasi pag hindi po dadaan doon, ang pasyente po, lagi po mangunguya yung pisngi, maski bago po yung pustiso. Kasi mababa rin po. Oh. Mabibigla. Kailangan hindi pa siya nababanat. Kailangan mabanat muna yung buong mukha. Kaya gaganda po siya. Kung ang ilong niya pango dati, papangos siya uli. Tukod po na mukha ang ilong po natin, ang ano po, ang ngala-ngala natin. Ito, Doc, sabi niya, yung wisdom tooth po ba pwedeng ipabunot kahit hindi sira? Kasi ang hirap po maabot ng toothbrush. Feeling ko po nagkocost siya ng bad breath. From Santa Cruz, Laguna. Kasi yung wisdom tooth, kung kasya naman sa bibig mo, bakit mo bubunutin? Normally, binubunot lang yung wisdom tooth pag hindi po kasya sa bibig. Nakahiga, di ba? Kasi kung magbabawas ka ng wisdom tooth, halimbawa, gusto niya dahil hindi lang niya naabot, paano yung kabila nun? So, hindi napantay ang panga mo. Dahil ang problema mo lang, hindi mo maabot, kung tatanggalin mo yon, tatanggalin mo po lahat, apat, dahil hindi mo pwede walang katugma. Dapat tugma po sila. Yes, marami pong paraan pag gusto mo, pero maraming dahilan pag ayaw mo. Kadalasan po yung mga toothbrush po na makakapal, malalaki po ang ano, hirap po abutin yon. Kasi ang tendency, kamay mo na, diretso. Bumili po kayo ng toothbrush na slim. Slim. Parang lapis. Doon po sa dulo, para kayo artist. Aabot mo po yun. Maabot siya. Kasi po may mga bristles. The bigger the handle, iba po ang push mo. Hindi po aabot dun kasi kamay mo. The smaller yung handle ng toothbrush nyo, habang pumapayat po yan, maabot po yan. Common sense lang yan, no? Tapos meron po tinatawag na oral irrigator. Yung hirap po sila maglinis, lalo yung mga bata na mga special. Pressurized po yun. Lahat po na dumi, ipa-flush niya. So, wala pong dumi na maiiwan. Ito pa, sabi dito, good morning po mga bay. Tanong ko kay doktora, yung anak ko may bulok na ngipin, bagang, pwede po bang ipabunot yon? Siya po ay 6 years old. Thanks, Jopay ng Catanduanes. Nako, 6 years old, baka mamaya. 6 na.
6 lang. Ang sabihin, tingnan nyo muna kung permanent yun. Pag permanent na po yun, kasi may mga permanent po na sa bata, lumalabas between 5 to 6. Mm-hmm. Kadalasan po, naano na magulang, napagkakamalang baby teeth yun. Pag once nabunot po yung permanent na yun, pinabunot niya, hindi niya pinasave yung ngipin, hindi na po pantay ang panga ng anak niyo. Tagilid na po. Pati ngiti, tabingi na po. So, dapat ma-identify. First step is identification. Mm-hmm. Milk teeth ba yun o permanent? Mm-hmm. Pag permanent, gastusan nyo na masave yung ngipin. Uh-huh. Kasi tukod, yun ang unang-unang tukod ng mukha. Bago mawala yung mga ngipin, yung mga milk teeth, siyang unang nilagay ng Diyos para bantayan itong iba na lalabas. Mm-hmm. Ano na yan? Poste na yan. Yes. So, ilalis mo isang poste, tagilid yung pati shoulder nun. Shoulders. Pati ngiti nun, tagilid. Pati mata nun, maliit sa kabila. Meron pa dito, Doc, isa, sabi niya, good AM po, ano po ang magiging problema? Kambal po bagang ng anak ko. Side by side po sa loob ng ngala-ngala. Para sungki, pero sa loob. Thank you po. Parang sungki, pero sa loob daw. Yung bagang tumubo. Oh. Na upright yung ngipin. Oh. Kung ngipin na nakatumba, itatayo po yan. Mm-hmm. Meron pong ginagamit na elastics, lalagyan po ng ring yan, sasabit po siya doon, pag gusto ko itayo, so, hindi nabubunutin. Kasi usually, pag mga parang impacted yung tawag nila. Hindi ko nakalabas naman, natabingi lang. Nakakatake. Ito, upright siya. Pag tumatanda po ba, doktora, talagang nag-iiba ang formation ng ngipin? Totoo. Napupudpud ang ngipin. Diba? Sabi ko, inalintulad ko nga ang ngipin niyo sa palakol eh. Habang tumatanda ang tao, pumupurol. So, umuiksi po yung mukha, pumukulubot, humihina yung tenga. Ang effect po sa ngipin na napupudbod, yung mata, yung pang-amoy natin, yung pandinig natin. Bakit? Habang napupudbod, nagdidikitan po yung mga ugat natin. Mm-hmm. Importante yung knowledge po sa sa average. Yung average po. Yung dinidiscuss po natin dito, hindi nila maririnig sa iba. Na ang ngipin may average po na length. So habang napupudbod, ang normal, halimbawa, 10 to 11, no, yung front teeth natin, naging 5 ka na lang, di ba? Gaganong-ganon na yung mata mo. Mm-hmm. Yung mata mo halos magsara. Kasi yung postiso mo, yung mga naka-dentures lalo, napudpud na, hindi nagpapalit. Yung mata nila, nakaganon na. Ganon. Pero alam niyo po, Abay Julie, pag pinalitan po ng bago, bumubuklat po yung mata. Mm-hmm. Bumubukas. Bumubukas. Kaya na, magiging blooming sasabihin. Yes, ito po. Ang real beauty actually is nasa dentistry. Mm-hmm. Wala pong medication, wala pong, di ba? Oo. Surgery. Wala pong surgery. Tamang ano lang po. Mm-hmm. Tamang average. Balik mo sa average na lahat. Para yung mukha mo, babata. Mm-hmm. Bulok na bulok ng ngipin, kailangan ba talagang bunutin? Ano pa ba ang pwedeng magawa dito? From my link. Sabi ko, di ba maraming paraan? Kunyari, naputol yung ngipin, bulok, pwede po buhayin uli yun, no? Ang tawag po doon, crown lengthening. Babawasan po yung gums, no? Irurut kanal yung teeth. Then, pagkatapos, lalagyan po ng post, may ngipin na kayo. May crown na kayo. Talaga. Pag gusto palagi ng dentista, marama. Paraan, marami po. O ito pa, yun na, 20 questions. Ang dami ko, ang dami rin po. Sobra po. Isa, ito muna. Good day po. Paraan, may sungki po ako sa likod ng unahan ng ngipin. Ano po kaya ang pwedeng gawin dito? Thank you po, from Krisa of Liliu, Laguna. Yung mga sungki kasi, di ba sabi ko, pag maliit ang panga ng isang tao, sungki-sungki, napapalaki yung panga natin. At saka sabi ko, maraming alternative, hindi lang braces. May tinatawag na ngayon na tawag sa kanya, Mayo Brace. Mayo Brace. Mayo Brace. Bali, isusuot siya kung mga minor lang na sungke, nawawiden niya. Oo. Nagpabunot na po kasi ako ng ngipin sa bagang. So, may bakante. Totoo po bang magluluwag ang mga spaces ng ngipin? Totoo. Ayan. Tsaka magkakaroon talaga siya ng pati taas, yung katapat nun, magkakaroon siya ng elongation sa ngipin. Totoo po ba, Doc, kapag nabunutan ng ngipin, age above 12 years old, hindi natutubo? Kasi ang 13 years old ako, nung 13 years old ako, tumubo pa. Bakit kaya? Si Richard ng Batanes, ang lalayo. Late siya. May mga tao talaga na mga extra rin ng ngipin. Kaya nabunutan na, may lumabas pa uli, tawag doon supernumerary, may extra. Wow. Mayroong dalawang pangil. May encounter akong halos isang bata, isang teenager na tatlo ang ano niya, yung dalawang bicuspid, tatlo sa kanya. Okay. May mga sobra-sobra ang ngipin din. Ay, ganun po. Eto, Doc,
Ayan, sabi niya, good day sa inyo. May problema po ako sa anak ko. Mabagal po siyang kumain kasi magkabilang pa nga, pudpud na. Pwede yes. po bang pabunot? 7 years old na siya. Thank you from Mildred. At Pasig. As much as possible, iwasan po yung bunot. Kung magagawan po ng dentista ng paraan, sabi ko, laging prevention palagi ang bunot. Mm-hmm. Kasi pag binunot po yun, mas lalong mahirapan na siya kumain. Mm. Alangan na magpustiso siya, di ba? Yung mga bata, hindi nakakasulong. Hindi sagot lagi ang pagbunot. Yes, maraming paraan. Short. Pwede po i-root canal. Ang mga bata po, niru-root canal din mm-hmm. po. Nilalagyan siya ng mga crown. Yung mga ano parang porcelain jacket. Mm-hmm. Yung mga milk teeth, dok, pwede yan ipasta. Pinapasta talaga. Pinapasta talaga. Pero bakit naman aabot ay sa pasta kung nadadala nyo ng maaga? Yes. Ano ang pinaka edad na kailangan na madala yung bata? First appearance pa lang ng milk teeth. Okay. Dalawa pa lang sa baba, may tinatawag na po na baby varnish. Imagine mo, varnish. Ina-apply po siya sa surface ng teeth para hindi siya mabulok. Ayun. Wow. Para sa ating mga abay na marami pang tanong kay Dr. Villadolid, pwede kayo na mag-text sa kanya. Meron din siyang Facebook fan page. At saka kami nag-text ko lang kanina, ano daw po yung address ng inyong clinic. Dahil gusto nilang pumunta. Ang address po ng clinic ko is 535 Commonwealth Avenue, Quezon City. At saka ang number ko po is 0917-822-3532. Mag-message na lang po kayo. Ayan, nakikita nila ngayon sa screen. Ayan. At again, thank you, doktora. Sana once again. Sana marami sa natutunan ngayon, no? Pati kami. Pati ako. Palagi sa sinasabi kong average. Pag below average po ang ngipin nyo, below average din ang health niyo. Ganyan. Okay. So, again, maraming salamat. At syempre, yung mga kasama nyo sa clinic, kinukumusta natin. Sina Ate Cons at si Ate Lydia at sa lahat ng nandyan. Hi! Thank you, Doc! Maraming salamat din po. Babalik agad ang tama, mga bay. Diyan lang po kayo.